Sir, Attorney Morales is here. Paalam sa kanyo ng sekretarya sa intercom. Ang tinutukoy nitong dumating ay ang abogado ng Ninong Donald niya. Send him in. Sagot niya. Ilang sandali lang ay nakita niyang pumapasok na to sa opisina niya. Tumayo siya upang salubungin to. Good afternoon, Matthew. Bati dito sa kanya. Good afternoon din ho, attorney. Ano ho ang atin? Iginiya niya ito paupo sa visitor's area sa gitna ng opisina niya. Narito ako para ipaalam sa inyong mga huling habili ni Donald. And there is something I wanted to give you. Hindi ho ba dapat ay si Clarita ang kausapin niyo? Tanong niya rito. Kakausapin ko rin si Clarita kapag handa na siya, pero sa ngayon ay ikaw na munang kakausapin ko. Hindi siya nagsalita at pinanood lang ito habang kinukuha ang mga dokumento sa loob ng briefcase nito. Binigyan siya nito ng isang folder. Nang buksan niya yon ay mga titulo at legal documents ang laman nun. Donald is giving you half of his fortune, simula nito. Inisa-isa nito sa kanyang mga pag-aari at pinapamana sa kanya ni Donald mga lupa at building na pag-aari ng Yumao. He is also giving you 50% of this company. Sinimula nitong isa-isahin ang mga properties ipapamana sa kanya. I can't accept this, attorney. I don't have the right na tanggapin ito. Ang lahat ng naiwan ni Ninong ay nararapat na kay Clarita mapunta. She is his only heir. All of this property ay dapat nang mapunta sa anak niya. Bakit niya binibigay sa akin ang kalahati ng kayamanan niya? Wala akong karapatan para rito, attorney. Tanging anak lang niya ang may karapatan dito. Sabi niya sa attorney nang matapos ito magpaliwanag. Don't get me wrong, iho. That is what I expected that he would do, na ibibigay niya lahat ng maiiwan niya kay Clarita dahil nag-iisang anak niya ito. Hindi ko inaasahan na naging desisyon ito ni Donald. In fact, I asked him kung bakit ganitong naging desisyon niya. Ang sagot niya sa akin, hindi lang daw si Clarita ang anak niya. You were a son to him as much as Clarita is a daughter to him. Kahit kailan, hindi kanya tinuring ng ibang tao. You were always a son to him. Binalot ng pagkaantig ang dibdib niya. Nagpapasalamat ako sa iniwan ni Ninong pero talagang hindi ko matatanggap ito, attorney. I am giving up the rights sa mga property na to. Isinasalin ko lahat ng karapatang yun kay Clarita. She should have all of this. Alam niyang ganyan ang magiging reaction mo kapag nalaman mong iiwan niya sa'yo yung kalahati ng ari-arian niya. Kaya naman he made sure na hindi mo ito matatanggihan. Ang mga iniwan niya sa'yo non-transferable. And if you're still going to refuse, maging si Clarita hindi magkakaroon ng karapatan sa mga to. Hindi to pwedeng mapunta sa kanya. Kung isusuko mong karapatan nito, all this property will be donated to the government and non-government organization. You can sell the property but not within 10 years from the time na maisalin ito ng tuluyan sa'yo. Hindi siya nakakibo kaagad. Alam niyang wala siyang karapatang i-donate ang mga pinaghihirapang ipundar ng ninong niya. Alam niya ang iba doon ay mga lolo't lola pa ni Clarita ang nagpundar. Kaya para sa kanya hindi option na i-donate ang mga yon. His late godfather knew that is very aware kung paano nagsumikap ang mga magulang nito at maging ito na rin to build the fortune that they have right now. What he can do is to sell the property to Clarita after 10 years at pagkatapos ay ibalik ang pera mapagbebentahan nun kay Clarita. In that way, ay parang sinauli niya lang kung anong nararapat para dito. Don't think too hard, iho. Why don't you just accept what is given to you by Donald for now? You have plenty of time na mag-isip kung anong gagawin mo sa mga to. You can donate it after it was transferred under your name or sell it after 10 years. It seems like I don't have an option but to accept it. Donating is out of the question dahil alam kong pinaghirapan itong ipundar nang ninong and it would be unfair for him and for Clarita kung basta ko na lang itong ipamimigay. You're right. All I need is your signature para masimulan ko ng pagpoprocess ng paglilipat ng mga to sa iyong pangalan. Kahit tatubili pinirmahan niya ang mga dokumento. Nang matapos, ibinigay niya yun sa abogado. I'll keep you updated. Sabi ng abogado matapos nitong ibalik sa loob ng briefcase. Ang mga papeles ay may binigay ito sa kanyang isang envelope. Donald has been meaning to talk to you before he passed away. Maybe he knew that his time was about to come.
He left you this letter just in case na hindi ka na niya makausap. Naalala niyang araw na tinatawagan siya ng Ninong Donald but he didn't answer his call. Tinanggap niya mula sa abogadong inaabot nitong sulat. Wala sa loob na napatitig siya doon. Mauna na ako. Paalam ng abogado. Nagangat siya ng tingin mula sa hawak na sulat. Thank you, attorney. Kinamayan niya ito. Hinatid niyang abogado hanggang sa pinto. Nang wala nito'y bumalik siya sa kinaupuan kanina. Nilapag ang sulat sa center table at tinitigan yon. Nag-aalinlangan siya kung babasahin na ba niya yon. At makalipas ang ilang minuto, ng pag-iisip ay dinampot niyang envelope at binuksan yon. Inilabas ang papel na naruroon at sinimulang basahin ang sulat. Dear Matthew, kung binabasa mo sulat na to, nangangahulugan lamang yun na hindi na tayo nakakapag-usap bago ako mawala. I don't know how much time I have. Lately ay nararamdaman kong parang napapagod na ako at gusto ko na magpahinga. Palagi ko na rin napapanaginipan ang iyong ama. Tinatawag na niya ako. Sila ng iyong inat ng aking asawa. I now have a weak heart na anumang oras ay maaring huminto. Kung mawawala man ako, mawawala ako na mapayapa knowing na maiiwan si Clarita sa'yo. I hope you can find it in your heart na mahalin ang aking anak. Magmula noon na ikaw lang ang minahal ni Clarita. Alam ko hindi mapapasama sa iyong anak ko. Maaring galit ka sa kanya, but I hope that you will have the heart na patawarin siya at bigyan ng pagkakataon na mahalin ka. Nais kong dalhin ang lahat ng iyong galit sa akin at sa aking Clarita sa aking kamatayan. Sana'y mapatawad mo ko dahil gusto ko lang na makakabuti para sa'yo. Although you may find it hard to believe, but I believe that what I did is for your own good. Ipapaubaya ko na siya sa'yo. Muli, hinihingi kong iyong kapatawaran, aking anak. Buksan mong iyong puso sa iyong asawa at hanapin mong kaligayahan sa kanya. Donald. Marahan nang nilapag niya ang sulat sa lamesa. May isang linyang nagsusimigaw sa utak niya. Nais kong dalhin ang lahat ng iyong galit sa akin at sa aking Clarita sa aking kamatayan. Natupad ang kahilingan ng ninong niya. Dahil nang mawala ito'y parang bularing nawala ang galit na nararamdaman niya para sa mag-ama. Hindi niya alam kung guilty siya dahil namatay ang ninong niya nang hindi sila nakakapagpatawaran o sadyang dinalangan itong lahat ng galit sa dibdib niya. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga, naisip niyang asawa. Magmula nang mamatay ang ama nito, hindi pa ulit ito pumapasok. Alam niyang hanggang ngayon ay hirap pa rin itong tanggapin ang pagkawala ng ama. Nirerespeto niyang nararamdaman itong kalungkutan at pagdadalamhati. Maghapon lamang itong nasa bahay nila. Pinapapunta niya si Nanay Fe sa bahay nila upang may magbantay kay Clarita kapag wala siya at bumabalik lang ito sa mansyon kapag nakauwi na siya. Ang galit na nararamdaman niya noon para sa asawa'y napalitan na ng pag-aalala para rito. Ayaw niya sana itong iwan at gusto niya sana itong samahan sa bahay nila. Subalit, hindi rin naman niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Napatingin siya sa wristwatch. Mag-aalasingko na ng hapon. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang sulat inilagay niya sa loob ng drawer. Inayos niya mga gamit at naghanda na para umuwi. Hanggat kaya niya umuwi na lang siya ng maaga. Hanggat maaari hindi na siya nagpapaschedule ng meeting pagsapit ng alasingko ng hapon dahil lang gusto niya makauwi siya bago magabi. Tinawagan niya ang sekretarya. Wala na akong schedule for today, tama? Tanong niya na sumagot ito. Wala na po, sir. Okay, I'll go home early. If somebody call me, tell them I'll call them back in the morning. Okay, sir. Yun lang at pinutol na niya ang pag-uusap nila. Nang matapos ayusin ng gamit ay umalis na siya ng opisina. Papasok na siya ng driveway nang makareceive ng text message mula kay Nanay Fe. Naroon daw si Clarita sa bahay ng ama. Nagdalawang isip siya kung tutuloy ba siyang pumasok sa bahay niya o iikot niya ang sasakyan at susunod sa asawa. Mas pinili niyang tumuloy na muna sa bahay niya. Pinarada niya lang ang sasakyan at pagkatapos ay tinawagan si Nanay Fe. Nay, kanina pa ho kayo dyan? Tanong niya nang sagutin nitong telepono. Oo, mga bandang alas tres. Sagot nito sa kabilang linya. Si Clarita ho, kamusta naman? Pagdating namin kanina dumiretso sa kwarto ng daddy niya. Hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Medyo nag-aalala na nga ako. Sinilip ko siya kanina. Nandun lang nakaupo.
Niyaya ko ng kumain pero ayaw. Ganun ho ba? Pupunta na ho ako dyan. Mabuti pa nga. Sige ho, Nay. Pinutol na niyang tawag at bumaba na ng sasakyan. Gamit ang sariling susi, binuksan niya ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay dilim ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Napatitig siya sa loob ng bahay niya. Walang tao sa loob kaya nakapatay ang mga ilaw. Pero kahit binuksan na niyang ilaw sa salay parang madilim pa rin. Nanibago siya dahil sa loob ng 4 na buwan ay lagi siyang sinasalubong ng asawa sa tuwing darating siya. Kahit na anong oras siya dumating, kahit gabing-gabi na. Pagdating niya sa bahay ay maaabutan niya naghihintay ang asawa. Lagi kasi itong nauunang umuwi dahil madalas ay inaabot ng gabi ang mga meeting niya. Ngayong wala ito doon ay tila kay dilim na loob ng bahay niya. The house seems lonely. Isinara na niyang pintot pagkatapos ay binuksan ang lahat ng ilaw. Maging ang ilaw sa kusina at sa labas ng bahay ay binuksan niya. Kahit bukas na ang lahat ng ilaw, pakaramdam niya ay madilim at malungkot pa rin ang bahay niya. Dumiretso na siya sa kwarto. Pinalitan niya ng t-shirt at shorts ang suot na slacks at long sleeve para mas komportable siya. Bago siya umalis ay muli niyang pinatay ang lahat ng ilaw, maliban si ilaw sa labas para pag-uwi nila mamaya ng asawa ay maliwanag. Nang masigurong nakalak ng pinto ay tinungo na niya sa sasakyan at nagmaneho, papunta sa bahay ng ninong Donald niya. Mahigit kalahating oras lang ang biniyahin niya. Pagdating niya doon ay sinalubong niya kagad si Nanay Fe. Mabuti naman at dumating ka na. Naroon pa rin siya. Puntahan mo na lang. Sabi ni Nanay Fe sa kanya. Sige ho. Binaiba niya ang daan papunta sa silid ng yumaong ninong. Kumatok siya subalit walang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi yun nakala kaya naman tuluyan na niya yung nabuksan at pumasok sa loob. Nakita niyang asawang nakahiga sa kama ng ama nito. Nakapikit at tila natutulog. Mukhang nakatulog ito dahil sa pag-iyak dahil may nakikita pa siyang nakasilip na luha sa gilid ng mga mata nito. Yumuko siya at magaan niyang pinahid ang luha gamit ang isang hinlalaki. Bumuntong hininga ito kasabay ng paghikbi. Medyo namayat ang babae dahil siguro sa lungkot dahil bahagyang naging humpak ang mga pisngi nito. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ng pisngi nito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Kung pwede niya lampasanin ang pagdadalamhating nararamdaman nito ay ginawa na niya. Pero alam niyang kailangan niyang pagdaanan ng asawa upang unti-unti matanggap nitong pagkawala ng ama. Napagdesisyonan niyang huwag na lang gisingin ang asawa. Dahan-dahan niya itong binuhat upang madala sa sasakyan. Magaan naman ang babae kaya hindi siya mahihirapan. Nakasalubong pa nila si Nanay Fe nang palabas na sila. Tinulungan siya nito na magbukas ng pinto at tinatid sila hanggang sa sasakyan nila. Ito na rin na nagbukas ng pintuan ng sasakyan para maisakay niya si Clarita. Marahil napagod sa pag-iyak ang asawa kaya naman hindi ito nagising. Kinawayan niya na lang ang matanda bago tuluyang paandarin ang sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila hindi pa rin nagigising si Clarita. Maingat niya itong binuhat palabas ng sasakyan at papasok sa loob ng bahay hanggang papunta sa silid nila. Maingat niya itong binaba sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Naisip niya tuloy kung ilang oras itong umiyak para mapagod ng ganoon. Nang maayos na ito ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang kumilos ang asawa. Kasunod noon ay dumantay ang kamay nito sa bewang niya payakap. Hindi niya alam kung kikilos siya dahil baka biglang magising ito. Pinagmasdan niya ito. Her head is leaning backward at wala na sa unan. Kung hahayaan niya ito sa ganoong posisyon ay baka magka-stiff neck ito pagkagising kinabukasan. Nakayakap ang babae sa kanya at hindi siya masyadong makakilos. Kaya pinailalim na lang niyang braso sa ulo ng asawa. Para yun ang magsilbing unan nito at pagkatapos ay kinabig niya ito papalapit sa kanya. Natulog siyang nasa bisig ang asawa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakakatulog. Nagising siya nang maramdamang may lumapat sa labi niya. Pagmulat ng mata niya ay nakita niya si Clarita na nakatunghay sa kanya. Bago pa siya makapagtanong ay muling lumapat ang labi ng babae sa kanya. Binigyan siya nito ng madiin na halik. Hindi siya nakatutol dahil sa pagkabigla. Bahagyang bumitaw si Clarita mula sa pagkakahalik sa kanya, subalit sandali lang. Muling din dinikit ang labi sa labi niya.
Pero ngayon itila nanghihingi na ng katugon ng halik nito. Clarita, hinawakan niya ito sa balikat upang ilayo. Baka nananaginip ang babae, subalit nagsalita ito. Please, nakikiusap ang mga mata nito. Kahit ngayon lang, puno ng pagsusumamong tingin na binigay nito sa kanya. Para siyang nahihipnotismo habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Nakaramdam siya ng kagustuhang pawiin ng lungkot na nababaka sa mga mata nito. Kinabig niya ito tinalikan sa mga labi. Tinugon naman yun ang babae. Itong unang pagkakataon na nahalikan niyang asawa ng ganoon at hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Naramdaman niyang nagsisimula na mag-init ang buo niyang katawan. Nakadagdag pang mahihinang ungol na lumalabas sa bibig ng asawa. Matthew, paungol na tawag nito sa kanya. Tumingala siya at tinignan ito. Muling nakikiusap ang mga mata nito. Naintindihan niya kung anong gusto ng babae. Hindi niya na rin kayang pigilan pang nararamdaman. He want to take her right that moment. Hindi na siya nagatubili. He couldn't wait any longer. Gusto na niya itong angkinin. Isang mahabang ungol ang pinakawalan niya when he felt his release. Pawis na pawis ang katawan niya. Hinihingal na nilubog niyang mukha sa pagitan ng leeg at balikat ng asawa. Habol din itong paghinga. Hinalikan niyang pinagpapawisan ding balikat nito. Ilang sandali pa siyang nanatili sa ibabaw ng babae. Hindi niya alam kung gaano katagal siya sa ibabaw ng asawa. Nang makabawi sa hingal ay gumulong siya sa tabi ng asawa. Naramdaman niyang pagod na pagod siya. Tiningnan niyang katabing na walang kibo. Napangiti siyang na makitang nakapikit ito. Hinaplos niyang pisngi nito. Mukhang nakatulog na ulit ito dahil sa pagod. Masuyo niya itong kinabig payakap. Pinailalim niya muli ang braso sa leeg ng asawa upang muli magsilbing una nito at ang isang braso naman niya ay pinulupot niya sa bewang ng asawa. Talagang hindi inaasahan ang nangyari ngunit tamang pakiramdam. Sinumpa niyang sarili dahil sa matagal na pagkamuhi sa asawa. If every man can feel the same way he felt while making love to his wife, sigurado siya, wala nang lalaki makakaisip pang maglukot maghanap ng ibang babae. Natulog siya ng mingiti sa mga labi. Nagising si Clarita mula sa mahinang paghihilik ng katabi. Tatayo sana siya subalit napigil yon dahil nakapulupot sa bewang niya isang braso ng asawa. Dahan-dahan niya yung inalis at maingat na umusog para hindi magising ang lalaki. Pagtayo niya'y naramdaman niyang pananakit ng katawan lalo na sa pagitan ng mga hita niya. Muli niyang tinapunan ng tingin ng lalaki na tutulog ng mahimbing. Nang magising siya kanina, ang akala niya nananaginip pa rin siya dahil ang huling naaalala niya nasa silid siya ng ama't wala sa bahay ng asawa. Napanaginipan niya na buhay ang kanyang ama. Masigla ito, walang sakit at maayos ang lahat sa kanila ng asawa at magandang pagsasama nila. In her dream, kinausap siya ng ama. Sinabi nito sa kanya na maayos ang kalagayan nito. Wala siyang dapat ipag-alala dahil malakas ito at walang sakit na maligaya ito para sa kanila ni Matthew. At saka na panaginipan niyang asawa niyang hinahalikan siya nito, sa panaginip niya'y sobrang in love sa kanyang asawa. Napakatotoo nito at napakasarap sa pakiramdam. Nakaramdam siya ng saya at aliw na aliw ang pakiramdam na ayaw niyang matapos to. Kaya naman na magising siya at makitang nasa bisig siya ng asawa. Ang akala niya'y nananaginip pa rin siya kaya hinalikan niya ito. Nang lumapat ang labi niya sa labi nito'y doon niya napagtanto na hindi na siya nananaginip. Subalit sa halik na yun ay nakaramdam siya ng comfort, kaya muli niyang inulit ang paghalik. Doon na nagising ang lalaki, nang tila pipigilan siya nito'y nakiusap siya. She wanted to feel comfort even if it is just for a moment. Hindi niya inaasahan na higit pa sa halik ang mangyayari sa kanila. But when he started kissing her and started caressing her, hindi niya ito pinigilan. It felt so good that she didn't want him to stop. Maski sandaling nakalimutan niya ang lungkot dulot ng pagdadalamhati sa pagkawala ng ama, but now she has to wake up. She's back to reality. She can't hold back her husband dahil lang may nangyari sa kanila. Lalaki ito, alam niyang may pangangailangan ito. At sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, alam niyang hindi rin natutugunan ng asawang pangangailangan na yon. Kaya hindi niya ito masisisi kung nag-give in man ito. Siya naman ang nagsimula nun eh. Ayaw niya na yung bigyan ng ibang kahulugan dahil alam niya pinagbigyan lamang nitong pakiusap niya.
Isang magandang alaala para sa kanyang nangyari sa kanila. At least once in her life, naranasan niya kung paano makulong sa bisig ng lalaking minamahal. Sapat na yung alaala na dadalhin niya habang buhay. Nang nagdaang araw, ay napagdesisyon na niyang ititigil na niyang kahibangan niya. Mahal na mahal niyang asawa, pero kung hindi talaga siya nito kayang mahalin ay bibitaw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niyang sarili dito. Karapatan itong maging maligaya. Masakit na hindi niya yun kayang ibigay sa kabiyak, pero tatanggapin niya dahil ginawa niya lahat para mahalin din siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin yun, hindi na niya ito pipigilang mahanap ang sariling kaligayahan nito. Kaysa manatili itong miserable sa piling niya, ang ganda ng nangyari kagabit habang buhay niya itong iingatan sa kanyang puso. Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano siya hinalikan nito, kung paano niya ito hinawakan. Sa ilang saglit, naramdaman niyang mahal siya nito at kung hindi niya lang alam ay yun ang iisipin niya. Pero alam niyang katotohanan at mali na bigyan niya pa yun ng ibang kahulugan at muli na namang umasa. That is the first time and the last time na mararamdaman niya yun dahil mamaya kakausapin na niya ito at sasabihin na napagdesisyonan. She will now set him free. Her tears fall at the thought that this is now the last time na makakasama at makakatabi niya lalaki minamahal. Parang sinasaksak ang puso niya, pero kailangan niyang gawin niyon. Ang tanging hiling na lang niya mapatawad siya nito sa nagawa niya. Nakita niyang kumilos ang lalaki, kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo. She took a shower habang naliligo ay pinakaramdaman niya sarili. Bukod sa masakit na katawan, pakiramdam niya'y gumaan ang kalooban niya. Para bang isang mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niyang nawala? She remembered her dream about her dad. Maybe it was really him. He visited her on her dream para ipaalam sa kanyang maayos ang kalagay nit wala siyang dapat ipag-alala at ika-guilty. Hindi siya superstitious na tao, pero pakaramdam niya iyon ang tamang eksplanasyon kung bakit tila nawala ang bigat na nararamdaman niya. Now she can see things clearer. Mas may lakas na siyang magpatuloy ulit sa buhay niya without her dad and without Matthew as her husband. Magawa na nga kayang palayain ni Clarita si Matthew? Ano ang gagawin ni Matthew kapag nalamang handa na siyang pakawalan ni Clarita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.